inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Hordana, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus at ang kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga maraming taong dumaragsa. Marami pa siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng mga may sakit upang mahipo lamang nila ang bawat inalihan ng masamang espiritu na nakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsipo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mula sa aklat sa Hebreo, si Jesus ay tinutukoy bilang isang dakilang saserdote. Siya ay banal, walang kapintasan o walang dungis kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas kaysa kalangitan. Hindi siya katulad ng isang dakilang saserdote na kailangang maghandog ng hain araw-araw para sa kanilang kasalanan at pagkatapos sa kasalanan ng tao. Tunay na si Jesus ay nag-aalay ng kanyang sarili. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalok ng parihong alay at sakripisyo. Hindi tulad ng pag-aalay ng mga paring Hudyo, si Jesus ay hindi ginagawa ng paulit-ulit. He did that once and for all when he offered himself. At ang kanyang sakripisyo ay muling ipinakita sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Ngunit paulit-ulit inalis na niya magpakailanman ang kasalanan na nagpaparusa sa atin. Ngayon, nakuha na niya ang kanyang nararapat na lugar sa kanyang Ama. Siya ang tunay na punong saserdote magpakailanman ang ating tagapamagitan sa Ama. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagsasabi sa atin tungkol sa mga tao na mula sa buong relihiyon na lumapit kay Jesus para sa pagpapagaling. Kahit na ang mga inaalrihan ng mga demonyo ay dumating sa pagpapalaya, kinikilala ng mga maruruming espiritu at sa kanilang matinding pagsalungat sa kanya, nasumpungan nila ang kanilang sarili at napilitang sumigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Pinatutunayan na masasamang espiritu ang patotoong natanggap
mula kay Juan Bautista, mula sa mga apostol, at mula mismo sa Ama. Ang halimbawa ng mga maruruming espiritu ay nagpapaalala rin na ang simpleng pagkilala kung sino si Jesus ay hindi katulad sa pagtanggap sa Kanya ng Panginoon. Mga kapatid, dapat tayong gumawa ng personal na desisyon para sa Panginoon. Ito ang paulit-ulit na tanong ni Jesus sa buong liturhiya. Who do you say that I am? Kung naniniwala tayo si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, ang walang bahid na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ano ang ating tugon sa kanyang paanyaya na gawin ang kanyang kalooban? Tulad ng mga disipulo, pinalakas ng biyaya ay piniling sumunod sa Panginoon. Ngunit kapag tayo ay ating pagsunod kay Jesus, kapag tayo humaharap sa kahirapan, kapag tayo ay nahihirapan, ang ating puso at isipan ay naghihimagsik. Kapag tayo ay hinihiling ng ating Panginoong Hesus na magbigay ng higit sa ating inaasahan, at kapag tayo'y nakadama ng pagtanggi mula sa pamilya at kaibigan, nasusubok ang ating pangako na sumunod sa Kanya, at tayo ay sumusuko at dumidistansya sa Kanila. Mga kapatid, patuloy pa rin ang hinihiling sa atin ni Jesus na sundan siya ng may sakripisyong pag-ibig. Tinatawag tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya, hindi sa mundong ito. Amen. Magsitay na po ang lahat.